Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. So, welcome back sa aking channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag niyong kalimutan namang i-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating mga videos. So, start tayo ngayon sa ating nire-repair ay desktop. Ayan. So, na-diagnose ko na. Yung Samsung desktop. Yeah. So, as usual, basic troubleshooting. Power supply, na-test natin ang power supply. Okay, good. Testing natin ang ibang power supply. So, good. Walang problema sa power supply. Na-try natin ang memory. Na-clean na natin yung memory. Yan. Basic troubleshooting. May power naman siya eh, nag-iikot yung pan. Yun lang, medyo mabagal siya. So, ni-remove natin yung board. Then upon checking, ayan, na-check ko siya. Meron ako ditong kinaskas. Ito siya, putol siya. Ayan, nakita ko. So, ito ay sa display. Kasi ang problem niya is walang display. Ayan, oh. Mapansin nyo, para siyang makintab. Ano ba? Ayan. Ayan, oh. Yung may makintab na yan sa dulo. Ayan, oh. Ayan. 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 Parang nabalatan siya. So, putol siya. So, ang gagawin ko dyan ngayon, pagdudugsungin ko. Kasi wala siyang display. So, gamit na lang ako ng microscope. So, ako lang magma-microscope kasi ako lang yung nakakakita. Pwede naman siya dito. Ilagay nga natin sa microscope sa monitor para makita nyo rin. Ayan. Let's wait for a while. Ayan. Ito yung problema natin. Ito. So, kakaskasin ko lang siya ng kaunti. Using tweezer. Tapos hihinan ko siya. So, pasensya na kayo, hindi ganun kagandahan ng ating microscope. So, ito yung ating putol. Hindi, jumper ko na lang siya. Ay, go. Yan, so kami tayo ng ano, flux. Lagyan natin siya ng flux. Ayan. Tapos LED. Siyempre, kami tayo ng LED. So, hanapin natin ang LED po. Wala. Where's my LED? Ito. Lalagyan ko siya ng LED para napakapit natin ang ating pangkunan. Gamit tayo ng small wire para ma-connect natin yung linya.
hirap i-connect. Ayan, connected na siya. Kakat ko na lang. Ganit ang ating cutter. Ayan. Tutuyuin ko siya. Tapos titestap ko siya. Kailangan na hindi connected yung bawat isa. Ayan. So dapat ito lang connected. So dito hindi. Okay. So lagyan ko siya ng sandamas. For safety. Kita nyo naman. Tinitay na. Sundamas. Yes po. Papatingin ko lang sana kung ano, sira ng laptop ng pizza. Dali! Laptop! Okay. Wait lang. Po muna, sir. Sige lang po. Wait lang po. Ayan, so supplyan natin siya na. Ayan, so anayin ko lang siya. Kaya natin yung lang. Ayan.
So, antayin ko lang mga ilang minutes. So, UV light natin. So, ayan. May ilang minutes na. Tigas na siya. Okay na. So, patayin na natin UV light. Salang na natin for testing. Okay na. Ito na yung proseso. Ting linis ng proseso. Hindi ko lang alam ito kung ay ginalaw na ating customer kung bakit nasunog yun. Hindi ko lang alam kung ginalaw nila. Pero testing ko muna nang walang RAM. Para makita. Yan, walang RAM. Pag-on natin ang walang RAM. Hina natin kung umusok ulit. Of course. So, saksak ko. Tapos, pa-power on. Nasaan ang power on na ito? USB. So, ito yata. Tayo natin. Ayan. Umikot yung pan. So, try natin mo nagpatayin. Saksakan natin ang RAM. Ayaw mo na? Ayaw na? Anong gusto? Ayan, tapos lagyan ko na. VJ connection. Para sa display. Tapos, power ko. Check natin, power on. Dapat may display siya. Wala namang umuusok. Sakyan natin sa display. Shoot natin. Patayin ko muna ang sa analog. So, wala pa rin siyang display.
So, try natin ulit ng memory. Baka sira lang yung memory niya. Ako dito na RAM na 4GB dito. So, testing na natin kung gagana. Nakasira ako ng memory. So, check natin siya. So, plug the power. Tapos, doon tayo sa sinusundot na power switch on. Ayan, naka-on siya. Natin kung magdi-display sa monitor. Ayun, so nag-display siya. Okay ang ating refill. Kumana. Ayan. Okay na. Working. Magana. So, babalik ko na lang siya dun. Ha? Itong RAM niya hindi gumagana. So, kasi nasunog yung yung kabila anong RAM sa ilalim. So, baka ito yung dahilan. Kaya siya nasunog. Pero subukan ko siyang i-clean. Using eraser. Subukan natin. Hindi ko muna yung power. Tapos, clean natin. Gamit ang ating mahiwagang eraser. Naka nalinggumana pa. So, napadisplay natin siya dahil dun sa naputol na connections ng 2 slot memory RAM. So, nasunog siya. Wala naman, hindi natin nakita kung anong cause niya, pero I think nabasa siya eh. Medyo tuyo na lang. Ayan. So, balik ko na to. Check ko ulit yung kanyang RAM. Yung existing RAM. So, check natin. Sana gumana. Para siya walang palitang unit. Sana gumana. Power switch. Masaksak muna natin. Okay. Okay, cut na. Na natin ko mag-display. Ayun, so okay. Mag-display. Samsung logo. Yan. So okay na yung kanyang RAM. So yun po, naging problema niya. So, yan. Sa ilalim, ginawa natin ng solder mask yan. Yan. Sinolder mask natin ng UV. So, ayan, balik ko na lang siya. Disassemble lang natin. So, para okay na ng ating repair. Ayan, balik ko na lang siya dito. Okay na. Ayan, nakapag-testing kong RAM ito. Ayan. So, okay na. Malaking tulong si microscope ko. So, hanggang dito na ng ating video. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Enjoy your watching. Bye-bye.